Morning. Okay na yung screen? Nakikita na? Yes po, sir. Opo, sir. Right, so let us start. Yung iba ay we will accept as they come in. Now, there are previous discussions on methods of propagation. And one of the most used techniques after cuttings is the grafting. Kung kayo ay bibili ng mga fruit trees, most likely many buyers would prefer the grafting technique, grafted seedlings, yung sa Tagalog ay duktong, no? For obvious reasons that they are considered to be early fruiting, madali siyang magbunga, and besides that, yung kanyang variety ay assured na yun talaga yung gusto mo because they were supposed to be taken, yung kanyang sayon, to a preferred variety. No. So, ito yung ating ngayong pag-uusapan tungkol sa pagduduktong or commonly known as the grafting techniques. No, ano bang kagalingan ng grafted using grafting technique? At masadahan din natin yung mga iba-ibang klase ng o techniques sa pag-graft. No? Basically, yan naman ay pinagduduktong lang, kaya lang mayroong mga iba-ibang styles, no? But basically, though they are, meron silang dapat lang kayong ma-hit na parts na dapat magkaduktong, ay magiging successful siya. Ang grafting technique, minsan ay ginagamit, depende doon sa kung alin ang mas maaluan sa doon sa nagpo-propagate. Like on my experience, mas gusto ko yung side graft dahil kapag ka ay kinabit mo yung sayon mo, pwede mo pa siyang i-fix doon sa ano, sa remaining stem noong rootstock. No, I prefer yung side graft rather than the setup. No, but you will understand. So wala namang ano, wala namang masyadong difference yan. Doon lang sa kung alin ang kinasanayan mo at saka alin ang nagiging mas successful ka. Now, paano mag-graph? You can see here, basically, pag sinabing basically, ito yung halos pare-pareho lang. Meron kang sayon. Yan yung sayon at idudugtong mo sa rootstock. They are termed as the basic technique. No? The way you cut, the way you slit, o saan mo ilalagay ito sa rootstock, yun yung mga techniques. So, yung grafting, isa lang ang basic fundamentals niya. Magkaroon lang ng mats, magkadikit lang yung kanyang cambium layer. Pag nagkadikit yun, chances are merong union na mangyayari. At kung hindi siya magkakadikit, we will talk also about what are the causes of failure. Bukod ba doon sa hindi nag-match ang cambium, meron pa rin ibang dahilan ng failure. At yon ay kahit alam mo yung basic, during the
actual, meron ding talagang nagiging failure. And I am very expert sa failure. Mas marami yung failure ko kaysa sa ano, success. No? I never experience 50% or 50% plus sa ano, sa grafting. So hindi pa ako master pagdating dyan. But I'm better than the rest na hindi nag-graft because I have experience na makapag-graft. Kaya lang, hindi talaga ko yung ano, yung mga professional na nasa nursery, no? But I can teach. Kaya ang ano naman diyan, ano, ang secret diyan is to do it so many times, araw-araw ka nag-graft, or hindi man araw-araw, but maybe for 10 successive and every year nag-graft ka, you will ultimately find out ano ang technique, no? Ano ang mas makakaluan sa iyo, at saka ano yung nagiging chance, bakit siya nag-i-increase ang chance mo na magkaroon ng union. It is, after all, practice all of those na napag-aralan mo, mga basic or fundamentals of grafting. Merong dalawang parte lang naman ng grafting, as we all know, yung scion at saka rootstock. So no need to explain because yan naman ay high school pa lang, alam nyo na. Ang scion ay yun yung iduduktong mo, supposed to be taken doon sa preferred mo na galing doon sa gusto mong halaman. Yung pagduduktungan, ito yung may ugat na, buhay na siya, puputulin mo para mag-accommodate noong new stem coming from prepared plant. So pagka tinignan natin, you can perform many graft into one tree. At may mga pinakita ko earlier that doesn't necessarily na isang variety, you could perform a graft of different varieties as long as compatible naman sila. Kumbaga citrus, maraming klaseng citrus, pwede mo siyang ikabit doon sa iyong halaman na established na. And yun, mga ilan nakakatuwa, ano, isang puno ng citrus, but you could have 5 different varieties. Merong suha, merong piat-piat, no? Ano pa, mayroong magpiranti orange. You could do that actually. Takakatuwa na mayroong kantalim na ganyan. Tapos ay may mga visitors ka at hahanga sa'yo. Or you can actually, pwede ka mag-vlog. No? Yan na ganyan. Yan yung tumataas sa mga ano, mga viewers, ano, kapag kayong ganung mga extraordinary, tapos lagi ka lang mag-vlog ng mag-vlog, malay mo, pa one time dumami na ng iyong mga subscribers at yan binabayaran. Now, I'm talking about doon sa chance na magkaroon ng union at sinasabi rito na dapat yung cambium, no, on the left side of your screen, yung cross section doon, meron doon makikita kayong yellow, and those are, and this, that yellow is a cambium. Yung pinaka outer portion is the bark, o yung pinaka balat, no, merong bark na dead cells na, at pagkatapos yung phloem, yung blue, and then you have the cambium. Yung xylem naman ay yung nasa loob pa ng after ng cambium, no. But dito sa diagram na ito ay ito lang yung pagkakasunod-sunod, but you could not really determine unless meron tayong mabuksan na talagang halaman. At ang problema diyan, minsan na iba-ibang halaman, you could not actually place which is the cambium, no? But yun yung kalimitan na pagkakasunod-sunod. Now, another diagram or another picture or illustration where the cambium is. So ito, maganda naman ito. But there is no substitute for opening an actual stem and you will see the cambium. Importante yung cambium kasi doon lang sa cambium layer, nagkakaroon ng tinatawag na meris
Meristematic. Yun, meristematic. Mali yung aking spelling. Meristematic cells. Whereas, sabi rito, yung meristematic cells, doon nagkakaroon ng division ng cells at doon din nagkakaroon ng union. Ano? For successful graft union, the cambium of the scion is placed in close contact with the cambium of the rootstock. Kaya ang ginagawa ng iba, nilalakihan yung area of contact. So that kung mas malaki, ibig sabihin malaki yung ginawa mong wedge shape, mas malaki ang chances na magkaroon ng pagkakadikit yung cambium layer. Now, you could also see those sa mga successful graft na nagkakaroon ng tinatawag na parang kalyo. No? Kalyo nga sa Tagalog yan. And you call that technically as callus. No? Yung callus, yan yung na-develop na kung sa bakal, parang winelding. Ano? Ano ba yung callus? Term applied to the mass of parenchymatic cells that develop from and around the wounded plant tissue. Yan. Itong nakikita nyo yan, yan yung callus. Ano? It of course, at the junction, pinagduktungan o graft union, arising from the living cells of both scion. So parehong nag-develop ng callus yung scion at saka rootstock. Now, the production and interlocking of these parenchymatic cells, callus, constitute one of the important steps in callus bridge formation between the scion and the rootstock in a successful graft. Kikita nyo rin, para di kayo madaya sa mga nagbebenta ng supposed to be grafted na mga seedling materials, eh you look for the callus and also look for the point of union. No? Kasi kung hindi kayo familiar sa mga seedlings na binebenta, tatanungin nyo, sigurado pa mga grafted dyan, eh kinakailangan sanay kayong tumingin doon sa point where you could actually see that there was a union, no, pinagtuktong, like in this case. At ang isang makikita nyo, sinyalis yung formation of callus. Now, ito yung mga elements for successful grafting. Bakit ba naging successful? Number one, ay compatible, no, yung dalawa. Parang sa mag-asawa dapat compatible, no. The siyempre yung compatibility niyan, minsan kita natin na kung pareho kayo ng variety, kunyari yung saranggutan, meron kang variety na native, tapos duduktungan mo ng R5 or RR, kayo may compatible yun. Pero kung duktungan mo ng mangga, maybe they are not compatible. No? But there are some type of plants na magkapamilya pwedeng pagduktungin. In fact, dyan sa Bailen, or not, hindi Bailen, but ano ba, general... Forgot kung anong, hindi ko maano. Aluksuhin pa yata yung Alfonso pa siya. Meron diyang project ang Department of Plant Industry, ang Bureau of Plant Industry. Nagpuproduce sila ng mga seedlings na grafted. Ang mother plant, ang rootstock is, patola. Tapos ang kanyang scion ay kamatis. No? Meron din naiduktong na ano naman, ceiling. No? So, merong you look for the compatibility. Normally, they should fall under one family. No? So, the grafting operation must be done at a time when the rootstock and scion are in the proper physiological stage, meaning napaka-healthy siya ang dalawa. So
Kung pipili kayo ng pagduduktungan, tignan mo muna yung status noong ano, noong rootstock, medyo naghihinga-hingalo na, huwag ko nang gamitin. No, kasi kahit mag, ano yung mabuhay yun, baka later on mamatay din siya. So nakikita naman yan sa dahon, yung makikita niya yung balat noong kanyang stem, ayos. Whereas doon din sa ano, doon din sa sayon, ay pumili kayo noong mayabong ang dahon, no? Huwag yung parang marami ng sakit at saka pagtinginan mo yung mismong skin noong stem, ay marami kayong makikita ang signs ng hindi siya healthy. We do not use that anymore. No? Physiological stage number 4. Immediately after completion of grafting, all cut surfaces must be protected from desiccation. So, eh, ako'y nadali ngayon. Nagduktong ako ng 2 weeks ago ng ano, ng adenium, yung paltutsi. Binalutan ko ng grafting tape yung dulo. Ang problema, I thought na matagal pa bago umulan. Kaya lang 3-4 successive days umulan. Nabasa yung ano, yung grafting site niya. Ano ko, binisita ko kanina. Bali ba yung mga ano siya, mukhang maganda ang potential. Kaso nabasa, so yung mismong cuts, no, kung malalambot na ngayon. So, ang solution doon ay susunod mag-grap ako, kinakailangan sasakluban siya ng plastic, tapos tatalian. No, ay problema ko, yung plastic ko ay maliliit, hindi kasya. So, tinry ko talaga. Akala ko kasi matagal patag ulan, baka ako before the rainy season sets in, naka-ano na ako. So, na-relate ako. O kaya naman, pwedeng gawin doon, iwan mo ito sa ulanan, o kaya balutan mo ng transparent plastic, which I have not done sa marami. Yung iba, nalagyan ko. Kasi mga more on experimental ako eh. Kaya, yan. Lessons learned, you only would learn kapag ka nagpa-practice ka na. And then number 5, proper care must be given to the grafts for some period of time after grafting. Yan din maraming failure. Naging successful na, makita mong nag-sprout na yung dahon, and then umamatay pa rin. Bakit? Maraming dahilan. Number 1, hindi pa establish yung kanyang union, tapos malimit na sasagi. Kahit sa pagtitilig, tinatamaan, ayun, nagwi-weaken ang ano. Or kaya, na-expose na too long sa sunlight, no? Yung talagang matinding init, yun, potential din yun. So maraming makikita natin ano yung mga proper care when you perform grafting. So ito yung mga iba-ibang klase ng grafting in this figure, sayon and stock put together, yeah. Tinalian. That is how it is done, you know. First, you have to create a horizontal cut on both material, the sayon and the rootstock. Then the sayon with cut, no, parang lapis. Doon naman sa ano, sa rootstock, magawa ka ng a slit, no. Maybe, ano. Dito be very careful sa pag ano niyan. Either napalaki, napahaba, siya lumahaba naman, o kaya sa tiles mahaba siya, nadamay pati daliri mo. So, practice-practice ng dahan-dahan, kaya lamang sa nagsisimula, di mapakontrol yung touch sensation ng kamay mo. Manood muna ng mga techniques, paano paghawak dyan. And then, you join them and put materials para magkaroon ng pressure, di siya bumuka. And normally, we have the grafting tape na ginagamit. Bibili yan sa Lazada. Ang dami ako nabili na grafting tape. Very useful siya. Merong nga klase ng pagduduktong sa balat. No? Kasi nga kanina, sinasabi natin na yung kinakailangan mag-attach yung thumb view. So,
The makikita nyo yung pag nag-slit kayo ng balat at natutuplak siya, yung na-expose na part ng medyo whitish na malinis siya, eh yun yung cambium. Ngayon, pagka itong iyong sayon ay iyong nilagyan ng wedge, yung kanyang cambium will be exposed at supposed to be siya ay magkaroon ng direct contact doon sa cambium ng rootstock. Ayan. So, could not imagine how kaya tayo ay basta ginawa natin yan, hoping na nagkaroon ng contact. Probably may mga contact naman, kaya lamang baka kulang sa pressure, hindi na idikit na husto, nagkaroon na galaw-galaw, tapos the, yung cells ay nag-activate na siya, ay nagagalaw, so nawawala yung bonding niya. So yun din, may bonding din saan, sa grafting. Yung nakikita nyo ngayon dito na perform na, no, yung ayun, inislit yung ano, yung bark and then insert. So wedge shape yung insert. Ngayon tatalian mo siya. Yan. Ang purpose ng tali is to put pressure doon sa balat na kumawag, ipitin yung sayon, right? Yan. Maganda rin sa grafting tape, medyo ano yan, yung elastic na hihigit mo siya, parang rubbery ng konti to a point. Ano? So yun, i-exert mo yung pressure. And then, mapapansin nyo, yung ibabaw niya, ito ay top graft to eh, no? I've been doing this sa mga bonggambilya. Yung iba nilalagyan ng wax kasi naka-expose to yung pinagputulan mo ng rootstock. Okay lang yan, hindi yan masusunog. Pinapapataka ng kandila. Minsan naman, pwede yung wood glue, no? Pero nabibili niya sa mga lumber, sa pouch lang. Okay yan sa halaman, di makakamatay kasi talagang sa amin lalagay sa kahoy, wood glue. Para mabawasan yung loss of water doon. And secondary din, pag nabasa siya ng ulan, ay hindi pumasok yung hindi ma-develop yung bacteria. Gusto nyo gusto kasi ng bacteria yung mga wet surfaces. Lalo na ngayon tag-ulan. No? Kapag ka napasok na yung mga pinagduktungan nyo, yung mga seepage of water, chances are magkakaroon necrosis, mabubulok. Yo, wala na siya. Bark graft, ayan. So, ang steps sa bark grafting, yun. Cut muna. Pansin niyo yung rootstock niya, nakatanim na sa lupa, no? Nasa field na siya. Tapos nung ikat niya, hindi siya nag-iwan siya ng isang stem para continuous pa rin ang production through leaves nung natirang isang stem na yon. At yan, kapag successful ang graft niya, puputulin na yung to sa step 1, no? Yan, saka mo naaalisin yan kapag successful na itong top graft mo. Kasi minsan namamatay siya dahil wala na siyang wood production through the leaves because pinutol mo lahat. No? And then slice it. And then yon yung sayon mo. Mas malaki yung ano yung kanyang tinalupan doon sa other side because mas malaki ang contact area ng cambium ng rootstock. So yon. Now, ilalagay ngayon, ayun, i-slit na roon. Yan, and then protect, pwedeng wood glue, yun yung puti, wood glue yan, pinapahid. And tapos bind it. Ito, electrical tape, yun din, no? kung wala kayong makuha na grafting tape, eh pwede rin ang mask, yung electrical tape. Kasi elastic yan, nahihilaan yan, na papahaba. Now here is the what the